Hello! Welcome back to my YouTube channel. Mukhang balik loob na naman tayo sa paggagawa ng content. Okay. Bilang panimula, siguro basic muna ang ituturo ko. Madalas ito na naririnig na ano nga bang ibig sabihin ng ano? Resistance and support line sa trading. Ito yung nakikita nyo na entry point, exit point, parang ito yung sa basic knowledge na dapat mo matutunan sa chart. So, wag na natin patagalin. Pero bago ang lahat, wag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating mga official social media account and community channel. Especially sa Telegram and Discord, mas active ako mag-share ng link doon. Mga news, signals, etc. Tulong. Kaya mas malaki, mas maraming community, mas malaki, maraming connection, mas okay. So, basahin nyo lang sa description, nandun lang naman yung ano, yung mga link. Kaya, kung natin patagalin, simulan na natin. So, okay. Bago ang lahat, ano nga ba ang meaning ng ano? What is the meaning of resistance and support line in trade chart? Tulad yun ang sinabi ko kanina. So, okay. Ang resistance line, ito yung ano, where is uptrend expected to pause temporarily due to concentration of supply. Ito, sabi to ni Google. Meaning, ito yung madalas na ikikita natin. Ibig sabihin, ito yung mataas na value. Ibig sabihin, ito na yung sabihin natin yung resistance, ito yung pinakamataas. Pag nauntog na pababa na yan. Papalanag natin later yan. Support line, ito yung occurs when downtrend is expected to pause due to concentration of demand. Ito yung mabang line. Ibig sabihin, ito yung line na nakikita natin pag nauntog sa baba. Ito na yung pinababa niya. Pag bumaba na siya, expected na tataas na uli sa demand. Demand and supply. So, meaning, in short, ito ang resistance line, uptrend, support line ito, downtrend. Yan, tama. Ngayon, alam na natin yung ibig sabihin ng resistance line and support line. The next is, tingnan natin sa trading chart ano ang ibig sabihin nito. In more deep explanation. Okay. Ito nga. Tulad ng sinabi ko nito, ito yung resistance line. Meaning, ito yung uptrend. Normal na nakikita natin itong mga nakaraang linggo na kanya. Ang resistance ng Bitcoin, sabihin natin, pwede niya maabot na mataas na price is 31, around 31K. Tapos pag naabot niya na yung pinakamataas na value, bababa na sa support line, which is ay niya, 28 to 27, 26, ganyan. Ibig sabihin, pag sa trade, pag naabot na yung pinakamataas, high speed, sunod yung magbebentahan na sila. Mga whales, traders, merchant, etc. At babaksak na sa hanggang pinamaba sa presyo. At pag naabot na sa pinamaba, yung presyo niya, marami na uli bibili. Pangat na uli yan. Tapos, pag naabot na uli yung high speed na 30 to 30, 31K ng price, ng Bitcoin to ano, other crypto, bababa na naman niya, mag-sell out na naman sila. Ito yung mini na support line. Aha, ayan. Sabihin natin na, ibig sabihin na ito yung pinakasagad na price na pinakamaba. Sabihin natin ito, around 28K. Pero, minsan, meron din ang tinatawag na mini support line.
Kaya, pag napapansin nyo na, pag nag-short kayo, may entry sa exit point. Ibig sabihin, ito yung unang exit point, 28, tapos down to 27. At siyempre, may another uptrend na naman yan. Ayan. Kalahin natin na wala. Around, untog na naman sa presyo na ganito. Kunyari, 31. Tapos, pag na yung demand nga yung supply, pag marami mong ibili, tataas-taas ang presyo. Ibig sabihin, unang checkpoint ito, sa pataas, 30, ang pangalawang checkpoint, 31, at pag sumunod na, next checkpoint ito, and so on. And pag bumaba ang supply, ayun nga, unang checkpoint ito, 28 and then 37, so on. Kaya, tinatawag din na resistance sa support line. Mapapansin mo na, ito yung sample natin, 4 hours. Pantay yung presyo niya. Ibig sabihin, pag na-meet up na yung ganitong presyo, may chance na umangat siya or pababa. Kaya, tapos pag, kaya niya, pag naabot na ito, kunyari, nauntog na sa pinababa na line, na support line, may chance na siya na tumaas ulit. Dito, tapos, dito, or tapos, kaumatin sa highest peak, it's either na tumaas or bababa uli siya. Akit, baba, akit, baba. Yun lang naman yung pinaka simplest na meaning ng resistance sa support line. Siguro next tutorial, pag-aaralan natin na ano naman yung ibang meaning ng mga chart. So, thanks for watching. And then, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Like, subscribe, and share this channel. Thank you.